mga humihingi ng tulong ng mga Pilipina dito. Mm-hmm. Tsaka, hindi siya dito ilang. Oh, sige. Gusto niya ating wala. Teka lang, teka. Joke. Mga kalorki, welcome back to my vlog. Kung napapansin nyo, nandito ako ngayon sa McDonald's, Uniri. So, ang gagawin ko ngayon vlog, mga kalorki, is about, alam nyo naman, nasa May 8, darating na ang ating, wait lang, may naglilis. Teka lang, gililis si Kuya, maingay. Magkakaroon tayo dito sa Romania ng ating botohan. Magkakaroon tayo ng botohan. Okay? Ng mga bagong set of TXR officers. Matukoy na ka ba? Nahihiya ako. Ayun, busy yung mga kababayan natin. Lahat sila busy. So ngayon mag-ambush interview ako sa ilan nating mga kababayan. Tatanungin ko sila ngayon kung ano yung ine-expect nila sa ating mga bagong uupong mga officers. Ano ba yung mga gusto nila? Ano ba yung gusto nilang i-dare? So, ito ngayon, nang gugulo ako dito sa ating mga kababayan Pilipina. Say hi muna mga kababayan. Hello! Hello! Hi! Hello! So, interviewin ko sila ngayon mga kalorki. Ang hingin talaga ni Kuya. Kuya, teka nga. Okay, sige. Si ate muna. Ako na-una. Oh, ayo. Gusto mo magano tayo may bote. Hindi, ate. Hello. Hello, ano pangalan mo? Charina. Charina. Hi, Charina. Ilang taon ka na dito sa Romania? 10 months pa lang. Ah, bago ka pa lang. 10 months. So, anong masasabi mo ngayon sa amo mo? Okay naman amo mo? Okay naman sila. Artista. Artista. Okay. Every Sunday, oh? Oo. Ah, okay. Good, good. Ah, ngayon, so, since bago ka lang, so, first time mo, no? Sa May 8, huwag mo kalilimutang bumoto, ha? Kala ko so, May 9. Hindi, May 8. Sa May 9. Sa May 9 ata sa Pilipinas, di ba? Ayun. Since nandito tayo sa Romania, yung TFCR muna sa Romania ang antindihin natin, yung botohan muna natin, ano. So, anong gusto mong ipahayag sa mga bagong tatayong officers natin? Anong ini-expect mo? Yung makatulong lang sa ating mga Pilipino. Okay. Example, ano yung pwede nila? Kahit simpleng problema between amo at saka yung mga workers, ganun. Okay. Madali silang malapitan anytime. Okay. Yun yung dare mo sa kanila kung sino yung mananalo, no? Okay. So, alam nyo kasi mga kalorki, ba't ako nagtatanong? Kasi tatlong party meron tayo, di ba? So, lahat sila sinasabi, ganitong gusto namin, ganitong gagawin namin sa'yo. Kaya ngayon, ginagawa ko naman, gusto ko naman tanungin yung mga botante. Kami mga Pilipino na nandito sa Romania. So, ito naman si ate. Hi, ate. Hi. Ano pangalan mo? Migs. Migs? Ang cool naman. Gano'n ka nakatagal dito sa Romania? Tatlong buwan pa lang ako. Ah, as in? Same agency kayo? Hindi. Kaiba. Oto dito lang kayo nag ito. Kayo magkaano sige. So ate bago ka. So sa main 8 bumoto kayo ha. Please. Ayun, so makikita niyo naman dun sa atin sa TFCR. Member ka na ba doon? Hindi pa. Ay hindi. Magme-member. Oo, pa-member ka para makita mo ate. Oo, TFCR Connect. Dun sa TFCR 'yon. May group doon. So, 'yun yung ating ano official page ng ating community dito sa Romania. So ngayon hindi pa pala siya mga kalorki member doon. So pa-member ka ate. Tapos 'yon, i-accept pa naman nila 'to. Doon mo makikita ngayon yung iba't ibang parties na maglalaban. So meron tayong tatlo. Oo, 'yan. Oh, nakita ko na pala 'yan. Oo. Oh. 'Yan. Hindi yung isa grievance 'yan. Yung isa meron pa isa. TFCR Connect. Ayun. Okay, so tanungin kita ate, hindi So ikaw ate, sa'yo, sa tingin mo. An saang bansa ka ba nang galing dati? Sa Middle East, Hong Kong. Ah, nag-Hong Kong ka? Hong Kong din ako. 5 years ako sa Hong Kong. Ay, Hong Kong. Dito na kayo. Hong Kongers. Hong Kongers. Ayun. So ngayon, magkakaroon tayo ng botohan. So anong gusto mong sabihin sa ating mga OFW? Okay. Hindi yung ating mga tatakbo yun. Nawala ko. Kandidato. Kandidato, yan. Anong mga ini-expect mo? Nagawin nila sa ating komunidad dito sa Romania since bago ka, no? Ang sa akin lang, yung kung ano yung mga kahit yung problema ng mga trabahante like kagaya sa atin mga OFW kasi marami tayong mga agency na ang oras natin hanggang alas 8 ng gabi. Correct. Pero umaabot ng alas 12 yung iba. Sa akin okay naman kasi mabait naman yung amo. Pero yung iba kasi kawawa. Oo. So yun ang kailangan natin na. Oo, yung talagang yun ang kung ano yung rules talagang dapat yun ang sundin. Mm-hmm.
So, tama yun. Tama sinabi ni ate. Mm-hmm. So, kung sino man ang mauupo sa inyo dyan, please lang. Sana magkaroon tayo ng pagkakaisa na makausap yung mga iba't ibang class, mm-hmm. iba't ibang agent ahensyan or agency para matugunan yung mga problema ng ating mga kapwa Pilipino. Mm-hmm. So, maraming salamat sa iyo. Okay. Thank you. May isa pa ako. Teka lang. Oh, ito naman si Ate. Nahihiya siya na daw sasabihin niya. Kaya mo yan na. Hello. Hi. Ako na lang. Hi. Ano pangalan mo, te? Rachel. Oh, Rachel, kapangalan mo po mama ko. Tama. Gaano ka nakatagal dito sa Romania, te? 5 buwan pa lang. As in, bago kayong tatlo? Bago lang. Ay, my gosh. Welcome to Romania. Ako, eh, ano na dito? 5 years... Wait lang. Ate, pwede pa hawak. Autusan eh, no? Ayan, wait lang. Ayan, tega niya, nakakita kami dalawa. O, pwede rin siya kasama. Ano ba si kuya? Si kuya naman. Okay, gano'n ka nakatagal ate dito sa Romania? 5 buwan. 5 buwan. Ako ay ano na dito, 5 years na ako sa Romania. Congrats. Sabi natin, congrats. Ayan, ate, narinig mo naman siguro yung tinanong ko kanina, di ba? So, ikaw para sa'yo, anong feeling ako na nga na ate? Ako na nga lang. Naiyak sa'yo eh. Okay lang. Ay, okay lang ah. So, ikaw para sa'yo ate, no? Ano ba, samba? Para sa'yo, ano sa tingin mo yung dapat nilang gawin? Eh, yung mga ano, ang para sa akin, yung gusto nila, yung dapat nilang gawin, sana magampanan nila yung mga tungkulin nila, at saka madali silang lapitan, di ba? Yung lalapitan mo, eh, yung, ay, busy ako, may ginagawa ako, may trabaho ako, sana hindi ganon, di ba? Dapat bigyan nila ko, anytime available sila, ako, correct, correct. Yun ang ano, saka lahat-lahat matulungan nila, di ba? Lahat ng... Lang. Kasi, maingay kasi si kuya, nahirapan ako yung boses mo, hindi marinig, kaya kailangan kita ilapit. Oh, kasi parang mukha ko ng lahat yun. Okay lang, maganda ka, sabi mo nga. Maganda ka, huwag ka mag-alala. Hindi, yun na. Yung tulad na sabi na rin nila yung iba. Basta yung sa akin lang, yung madali silang malalapitan sa oras ng pangangailangan. Correct. O, ayan ha. Mga ano, mga kayo, yung mananalo, nakirinig nyo, tatlo pa lang to. Nag-aabang ako dito sa ano, sa McDonald's. yung mga hindi taga dito sa Romania, baka natataka kayo bakit nandito ako sa McDonald's. Uneri. Kasi ho, dito sa Romania, ito po yung pinaka-central na nandito lahat nagsasama-sama yung mga Pilipino. Kung makikita nyo po, ang ating mga, wait lang, balik ako kayo. Ito yung ating mga madidiscarting Pilipina. Hello, hello. Hindi ko kayo interviewin kayo, kasi mga matatagal na kayo eh. Ayan si ate. Hello. Ah, ikaw ba? Hello. Pero, hindi, pabawal sa vlog. Ayan po, hindi ko yan i-interviewin mga yan. One eternity later. Hi mga kalorki, welcome back. So natataka kayo, no? Continuation to from yesterday. So nakapag-interview ko ng ilang Pilipina sa Uniri, doon nga kahapon sa Macdo. Kaya lang, sa kasamaang palad, nag-iintay ako doon, eh walang masyadong Pilipina dumarating. Which is meron naman po, kaya lang gusto kong ma-interview mga bagong mukha naman para mambagong mukha sa vlog ko. Hindi yung mga usual na kasama ko. So, umalis na ako doon kasi nga wala nga dumarating na iba and kailangan ko nang pumunta ng church kasi service na namin. And then, nung nasa church naman kami, naging busy na until pagtapos, yun nga nagkaroon na nga ng open forum lahat ng mga iba't ibang parties na nga tatakbo para sa halalan dito sa Romania, TFCR community namin. So, wala na akong chance. At saka magulo na po, wala na, hindi na talaga ako nagkaroon ng pagkakataon. So this time, nung bago kami umuwi, after the service, nagkaroon ako na chance na interviewin si kuya, isa naming kasama namin sa church. And na-inspire ako sa mga binatawan niyang mga salita. Kasi it's not, sabi ko nga, it's not about winning. It's about you, your konsyensya mo. Paano ka tumakbo? Kasi nakikita ng Diyos eh, kung ano yung nasa puso mo. Ano nasa puso ninyo na kumakandidato dito sa Romania. So, sabi nga, if you want change, syempre nag-uumpisa yan palagi sa sarili natin, di ba? Respect yourself. Yun yung pinaka-importante. Respect yourself, love yourself, and mahalin nyo rin yung tao na pagsisilbihan nyo. Sabi nga, you're not there to be served. Kailangan namin ang servisyo ninyo. At syempre kami rin naman ang mga nandito sa Romania. So, supportahan namin kayo kung ano man yung mga adhikain, ano man yung mga gusto nyong proyekto na gawin dito sa Romania. Magtulungan tayo, hand in hand. Hindi pwedeng kayo lang kayo ang mag-reach sa amin. Kailangan din mag-reach out kami.
So, mga kababayan, panoorin niyo po yung last video na to kasi may inspire din po kayo kay Kuya Arnel. And I'm very proud na kaibigan ko siya. Diba, yung mga taong may mga sense magsalita. Hindi lang puro salita. Kailangan, mas kailangan natin yung tao na merong gawa, kumikilos, umaaksyon. So, sa mga tatakbo this coming year, good luck sa inyo sa May 8. At sana nawa, pagpalain kayong lahat ng Panginoon, gabayan kayo. Matalo manalo kung sino man sa inyo ang palarin. Please, 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 do your job. Napagsilbihan na kami, okay, sabi natin kami. Siyempre, miyembro ako ng community ng Pilipinas dito sa Romania. At sa aming maliit na magagawa, isusuportahan namin kayo all the way. At God bless and see you on May 8. Bye. Mga kalurky, andito na, tapos na yung event dito sa church. So, kanina nag-interview ako na iba natin mga ano ba yung taglit lang maingat. Naalala ko yung isa sa mga sinabi ng naging presidente ng US. Now, how can a man rightly govern the nation without God in the Bible? Kasi, so, kailangan kung nais natin ng maayos at matagumpay na community sa bansag ito as a Filipino, so kailangan talaga, una, mayroong maayos na ugnayan sa Diyos, yung tinatawag na righteous leadership. Pero paano magagawa yun kung wala kang maayos at ugnayan una sa Diyos? Based on Hebrew, ay sinasabi, God love righteousness and he hated wickedness. So, ang katulad sa Israel, kapag ang hari nila ay a wicked, nagiging talunan sila, nagiging kawawa. Pero kapag yung hari nila ay mayroong hangarin na maayos. Yes, maayos at naglilingkod sa Diyos, nagiging matagumpay at nagiging maayos yung kanilang bansa. No? So, number one is righteous government. Pangalawa ay yung tinatawag na good governance. So, hindi natin masasabing good governance kung wala tayong maayos na una, ugnayan sa Diyos. At saka yung tinatawag na transparency. Oo, kasi kailangan din na yung transparency na yan para at least yung ating mga kababayan, kung alam nila may problema, may mga tao na maaaring gustong tumulong. Pero again, ang motivation natin na kung bakit tayo tatakbo is kasi ang pinag-usapan dito hindi posisyon kundi tinatawag na service. Sa mundo, yes, sa mundo ang pinag-usapan position, but in the kingdom of God, we are talking about service. Gaya yung sinasabi ni Jesus na yung sinasabi na I have come not to be served, but to serve. Yes. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Amen, amen. Napapansin man yan o hindi ng Diyos, yung accountability, yung tinatawag na sense of accountability before God, na may tao man napapansin ito o hindi, basta ang hangarin mo is for good, batid ng Diyos yun. Tsaka yung tinatawag na sense of responsibility to do good. Okay, now kuya, kasi itong dalawang kaibigan ko, mga kalurky besh ko, is they're both running in the same as secretary position. Pero magkaiba sila ng partido, syempre, kaya nga. So, anong ma-advise mo sa kanilang dalawa? Okay, since na sila ay nag-file na hindi nila alam na sila pala ay parehas tatakbo sa same position, no? So, kung sila mo na mabigyan ng, isa sa kanila mabigyan ng pagkakataon, maging hangarin nila is ano, yung gawin, ano kung ano yung tama, kung ano yung totoo, at kung ano yung nararapat. Mm-hmm. At kung kasi, anong nasa puso. Oh, at saka sinasabi na whatever you do, work at it with all your heart, not working for men, but for the Lord. Mm-hmm. Na appreciate man tao, hindi yung ginagawa mo, pero kung yun una ay ginagawa mo para sa Diyos, in return, ang Diyos naman. And you do it with your heart, of course, yes. In service na so, mga kababayan natin. So, encourage everyone, kung kayo man po ay nanonood o nakikinood sa vlog na ito, at kung sakaling madigyan ng pagkakataon na maiklik nyo, so I suggest na sana po, ngayon pa lang, mayroon pa tayong isang linggo, na tayo ay mag-pray that God would grant us the spirit of wisdom and understanding kung sino yung mga tao na ating iboboto mula presidente down to the lower, kung saan napanood natin kanina yung kanilang mga sagot doon sa kanilang mga tanong sa kanila. Pero again, sana hindi
matuto na tayo maging matalino na tayo. Kasi ang iba, kapag walang inaabot, ay, hindi ko ibuboto yan kasi walang inabot sa akin eh. Pero, mga kapatid, hindi po yun na ang magiging basis. Kasi kung yun ang magiging basis, sa simula pa lang, corruption. Kaya yung nangingibabaw kapag ito dahil yung usapin na may inaabot, may mga pabor na binibigay, pagdating ng araw, saan nila kukunin yan? Diba? Sa tao. So, ang what I'm saying is, sana po, mga kababayan, ang buto po natin, isa lang yan. Pero kapag yung buto na yan, ibinuto natin kung sino yung nilalagay ng Diyos sa puso natin at yun ang ginawa natin, yan ay magiging makabuluhan. Pero kapag yung buto na yan ay naririnig lang natin yung mga tinig-tinig sa paligid, pero inside our heart ay taliwas doon sa nilalaman ng puso natin. Pagdating ng araw, hindi natin maasahan na makita yung pag-unlad, pagkakaisa, at pag-angat ng ating komunidad. Yeah, well said! Woo! Kaya manalo, matalo sa inyong dalawa. Good luck. Basta pareho kayo. O, wag na naman. Final message. Yes, correct, correct. Makakatulong tayo sa mga tao sa kanya-kanyang paraan. Correct, tama. Yeah. Bravo. Maganda kung nasa isa kang... Okay, go. Mas maganda kasi kung nasa posisyon ang isang tao para mas mapalawak ang kanyang pagtulong. Okay. Bravo, and you? Para sa akin, hindi masisira yon ng politika ang pagiging tunay na magkakaibigan. Yeah, yun. Yeah. Kaya si Kalorky Vlog, wait lang, si Kalorky Vlog, kaya kong pagsamahin yung tatlong partido eh. Kasi yung aking mga kaibigan, isa ano nga ang team mo? Team Olan. Team Campi. At yung isa si Bing, team ano siya? Olan pa rin. Action. Wala pala ako dun sa isa. Wala pa ako dun sa isa. Hindi. Okay. Basta okay lang yan. May the best woman win, but they're both best. Kasi kasama sila sa Kalorky!